Sobrang murang Boya BY MM1. Sulit nga ba siya? Paano natin malalaman kung legit or peke ang nabili natin? Malalaman niyo yan sa video na to. Hey, hey, hey! What's up sa inyo mga kempiyong kitis kabia nga po pala at nagbabalik na naman tayo sa isang panibagong video. At sa video nito guys ay mag-unboxing at magre-review na naman tayo. At ito ay ang Peking Peking Boya. Actually guys, alam ko na hindi ito legit or authentic nung binili ko siya kasi nagkakaraga lang siya ng 354 pesos sa Lazada. So ayun, may mga nakita naman ako mga legit na may mga review na marunong sila mag legit check ng Boya. Pero mas nakita ko na mas maraming bumibili na ito. Ewan ko kung bakit. Umabot siya ng mga 500 reviews ata yun sa Lazada. So ayun, pagka-order ko nito, ginamit ko kasi GCash. Nagulat ako kasi wala pang kalahating araw. Na-ship na agad. Tapos nung pagka-check ko, uy, ship agad. Tapos kinabukasan, dadating na. So di chinik ko yung item. Tinignan ko ulit yung item para basahin yung mga review sana. Pero pagkatingin ko, ang nakalagay is this product is no longer available now. So ito siya. Ayan, ewan ko nakikita niya. Nagtaka ako sa kanya. Dapat ika-cancel ko na yung item ko. Kasi nga biglang naging ganun, hindi ko alam kung bakit. Nawala na siya sa Lazada, diba? So nakakapagtaka. E di sabi ko ika-cancel ko na yan. Kaso hindi ko na siya makancel kasi nga nakaship na siya. Sabi ko hintayin ko na lang. Tapos titingnan ko kung okay ba siya. Kasi okay na sa akin yan eh. Kahit maging peke siya, basta gumagana siya at magagamit ko siya. At saka dapat kahit papaano, kahit hindi sobrang ganda, basta kahit papaano, ma-enhance niya or mapaganda niya ng kahit konti lang yung quality ng audio natin. So ayun, so pagkadating niya kahapon, in-unbox ko agad siya at ito yung video na yun. So ayun, napanood nyo naman yung video, in-unbox ko agad siya pagkadating sa akin. Tapos okay naman yung product, wala namang damage, ang problema lang yung box, wala tamong yupi-yupi. Ayan, yupi-yupi siya. Tapos pagkatapos ko siyang i-unbox,
tinry ko na agad siya, pero sa cellphone ko pa lang. Kasi itong DSLR ko ay nakaligpit at tinatamad pa akong kunin siya sa pinagligpitan ko sa bag. So sabi ko, sa cellphone ko na lang muna itatry. So tinry ko siya sa cellphone. Gumagana naman siya. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Pagkatapos kong makita na gumagana naman siya, chinek ko na siya. Nilegit check ko na siya kung legit ba to. Tapos makikita nyo to dito. Itong sticker na to dito sa may box. Tatanggalin nyo lang yung sticker. Pagkatanggal dyan, may makikita kayong QR code and yung i-scan nyo. So ayan, kung paano naman natin siya ili-legit check, ito yung video. Kung paano naman natin siya ili-legit check, una ikunin nyo muna ang mga cellphone ninyo. So ayan, meron tayong dalawang paraan ng pagli-legit check. Ang unang ituturo ko sa inyo ay pumunta muna kayo dito sa Google Play Store. Yan. Tapos, i-search ninyo QR code scanner. Tapos, ang dinownload ko ay itong kulay blue. Pagkatapos, yan. Na-download ko na siya. So, sa akin, i-open ko na lang siya. Yan. Pagka-open yan, yan, makikita nyo may scan. I-scan nyo lang yung barcode ng boya ninyo. Natapon ko na kasi yung box ng boya ko. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung kinalabasan nung nag-scan ako dito na screenshot. So, makikita nyo dyan sa screen. Ang pangalawa naman na gagawin natin sa pagle-legit check, so ito mas sigurado tayo dito. Punta lang kayo dito sa inyong mga Chrome, tapos new tab, search nyo lang legit check boya. So ayan, so may makikita kayo dito itong nanguna security code wireless microphone boya. So, yan lang. Pagdating nyo dito, i-enter nyo lang yung code na nakalagay, yung 16-digit code na nakalagay dyan sa inyong boya. Pagka-enter nyo dyan, inquire nyo lang, tapos lalabas na yan dyan. So, ito naman yung kinalabasan nung sa akin. Ayan, napanood nyo na kung paano i-legit check, ganun lang i-legit check. So, nakita nyo nga na 100% fake talaga to. Ang kung yung iba, legit ha, na umabot ng 300 lang yung presyo sa Lazada. Kasi halos kasi karamihan ng mga bumibili ng boya, hindi nila alam kung paano i-legit check to. Pero may nakita akong isang mura pero nasa Shopee siya. Pero yun nga, sinabi ko nga sa inyo, nagagandaan ako umorder sa Lazada. Kasi yun ang una, mas mabilis dumating sa akin. Minsan umabot lang ng 3 days, 1 day. Kaya neto, isang araw lang. So, ayun, kaya mas sanay akong umorder sa Lazada talaga. Kasi sa Shopee, natatagalan ako. Ewan ko bakit matagal. O, ayun lang yung problema ko sa Shopee talaga. Pero maganda rin naman sa Shopee order. Nasa sa inyo naman yan. Ayun na nga, na-legit check ko na nga siya at peke talaga siya. Kung i-recommend ko ba siya sa inyo, syempre hindi. Mas gusto ko pa rin na bumili kayo nung authentic. Meron namang pinakamurang authentic. Ang authentic talaga na ito is nasa 600 plus. Yun na yung pinakamura niya, 600. Pag nasa pinakababa, medyo alanganin na ako doon. Medyo wala na yun. I-try na natin siya dito sa DSLR ko bago pa malobat kasi nag-blink-blink na yung battery. So ayun, try na natin agad siya at papakita ko sa inyo. So ito yung quality niya guys. So ayun, ito yung quality ng audio ng ating 60D. Ito yung cord talaga na para dyan. Itong cord na to, yung makikita niyo yung merong spring. Ayan, ito yung cord. Pag ito yung kinabit natin, si sira to. So makikita niyo kung ano yung quality ng audio. So ikakabit ko siya. So ayan, sigurado ako na may naririnig kayo dyan na sabog-sabog. Sigurado ako guys na may narinig kayong sabog-sabog dahil yun dito sa cord na to. Ewan kung bakit, pero hindi siya gumagana, sira. So napaka-hassle din. Kahapon, diba sinabi ko na tinry ko na siya sa cellphone. So itong cord na to, alam ko na gumagana siya. Ito kasi, para to sa, itong pael na to. Para siya sa, dyan sa may boya. Tapos ito naman para sa cellphone. Ito at TRRS. So meron tayo ditong lapel na TRRS din. At meron siyang converter. So sabi ko, baka pwede natin gamitin itong TRRS to TRS converter dito sa may cellphone cord ng boya, diba? So tinry ko siya, gumagana nga siya. So itatry ko na siya para makita nyo na kasi palobat na minamadali ko na siya guys. At ayan,
Ayan, ayan na yung quality ng audio ng Boya BY-RM1. Gamit natin yung cord ng pang cellphone, tapos nilagyan na natin siya ng converter para makapit natin dito sa DSLR para maging TRS yung TRRS. So medyo haba yung video na to, kung in-explain ko pa sa inyo yun, no? Mga video naman na dyan sa dito sa YouTube, so search nyo na lang at panoorin nyo kung para sa inyo mga yon. So ayan, kayo na musga kung gumanda ba yung quality niya at hindi. So tatry ko siyang itutok sa electric pan, tanggalin natin ito. So ito yung quality ng Boya BY-RM1 kapag hindi nakalagay itong dead cut natin. So ayan, kung naririnig, nilakasan ko na rin yung electric fan para marinig niyo yung diferensya. Siguro naman pumapalo yung hangin dito at ang pangit pakinggan. So tatry natin ikabit itong windshield. Tapos ayan, ito na yung quality niya. Gumanda ba siya? Nasa sa inyo naman yan kung gumanda pa rin siya. Kung na-enhance ba yung audio, kung okay ba siya. So ayan, ito nga yung ginamit kong cord. Ito yung cord na para pang cellphone, tapos ginamit ako na lang siya ng converter na galing dito sa ating lapel. So ayan, buti na lang meron din tayo niyan, kaya kahit sira itong bracelet na to, nagagamit pa rin natin siya. So ayan, maganda ba siya? Kayo musga, comment nyo sa baba. So ayan, kasi lobat na rin itong DSLR natin. So try naman natin siya sa cellphone, guys. At ito yung quality ng audio pag sa cellphone. So ayan guys, ito yung quality ng cellphone ko na Camon 17 Pro. Ayan yung quality ng audio niya. Tapos nilakasan ko na rin yung electric fan dito sa gilid ko. Tanggalin muna natin ito, yung converter kanina. So ayan, so ayun, nilakasan ko na rin yung electric fan dito sa gilid ko. Tanggalin ko na itong dead cut agad. Ayan, tapos try na natin siyang ikabit. Ito, kabit ko na siya dyan. So ito yung magiging quality niya, guys. Ayan, ito na yung quality niya. So yun, sigurado naman ako na panigurado na naririnig niyo yung electric pa ng malakas. Ito, binili ko talaga to kasi kakalanganin ko rin siya sa pagbablog ko sa labas, kasi nga masyadong mahangin. So kaya kailanganin ko pa rin siya. Muna, kala ko hindi ko na siya magagamit kasi nga peke siya. Pero yun nga, nai-enhance pa rin niya naman niya, tsaka natatanggal niya pa rin naman yung mga palo ng hangin sa mic. So ito, tatry natin kami. Ayan. Ayan, panigurado ako naririnig niyo pa rin yung electric fan. Pero hindi na siya pumapalo sa mic, yung parang marag yung tunog. Hindi na siya gumaganon. Ang naririnig niyo na lang dyan ay yung ingay nung pag-ikot ng ating electric fan. So ayan, medyo pinaganda niya pa rin naman yung quality ng audio. Gumanda pa rin naman siya. Alam ko na yan kasi na-check ko na ito kahapon dito sa cellphone ko. So pinakita ko lang ulit sa inyo. Nai-enhance niya pa rin naman yung audio, na poprotekta niya pa rin naman yung tunog galing sa mga hangin. So na papaganda niya pa rin naman. So magagamit ko pa rin siya. So ayan, buti na lang din meron ako na ito converter para kahit papaano nagagamit ko siya sa DSLR. So buti na lang, medyo may alam din ako pagdating sa ganito. So kung ako sa inyo, panoorin nyo yung video tungkol sa TRS, TRRS na audio jack. So makikita, mapapanood nyo yan. May mga video na dito sa YouTube para mabilis nyo masolusyonan kung may mga problema kayo pagdating sa ganitong klase ng mga jack. Panigurado naman ako na gumanda. Para sa akin, gumanda siya. Siguro, ano, dito na rin ako mag-outro. Kung may recommend ko ba siya sa inyo, syempre, hindi. Basta wala kayo nakitang legit check na type 300 plus. Kasi yung iba kasi, okay lang sa kanila yun, kagaya sa akin. Ito, okay lang sa akin to. Kasi unang-una, extra money ko to. Pangalawa, magagamit ko pa rin naman siya kahit hindi yan. At saka temporary ko lang to, guys, kasi ang bala ko talagang bilhin is yung video micro. Yun talaga yung gusto kong bilhin kasi iba talaga yung quality ng video micro na mic. So ayun, kaso nga lang medyo mahal yun, kaya medyo nag-iipon-ipon pa tayo. Kaya ito muna yung binili natin since ngayon nga may extra money tayo. So ayan,
okay lang pa rin kahit na nasayang yung extra money natin kasi nagagamit pa rin naman siya. Na-enhance pa rin naman yung quality ng audio. So, okay pa rin sa akin yun. So, kung ako sa inyo, kung mas gusto nyo pa rin talaga ng walang hassle, na mas maganda yung audio, mas may sasuggest ko na mas bumili kayo ng mas magandang quality. So, mas mahal nga lang yun, nasa 600 plus. And, ayun nga, kung gusto nyo talaga ng pinaka-solid talaga yung mag-i-invest na talaga kayo ngayon pa lang, video micro, yun na talaga, tapos na talaga, yun na talaga yung magandang quality ng mic ngayon. So, ewan ko kung meron pa sa ibang ano ah, pero yung mas alam ko at saka mas ginagamit ng mga sikat na vlogger ngayon na mic is video micro. So, ayun, kaya yun yung sinadjust ko sa inyo. Hindi ko alam kung may iba pang brand na mas maganda doon, pero ayun lang yung alam ko at ayun lang yung mga nakikita kong ginagamit ng vlogger ngayon. So ayun, kahit na peke ako, at least magagamit ko pa rin siya. So ayun, hanggang dito na lang tong video na to. Like, comment, and subscribe. Bye.